Sa atin po mga motorista, uumpisahan na bukas ang pagpapatupad ng Revised Implementing Rules and Regulation ng Anti-Distracted Driving Act. Ibig sabihin po, huhulihin at pagmumultahin ang mga mahuhuling gumagamit ng cellphone nila habang nagmamaneho. Ang iba pang mga bawal sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Act, alamin sa report ni Sandra Aguinaldo. Kamay sa manibela, hindi sa gadget. Ito ang paalala ng mga otoridad sa publiko, lalo't epektibo na bukas ang bagong Implementing Rules and Regulations o IRR ng Anti-Distracted Driving Act. Sa ilalim ng revised IRR, bawal tumawag o sumagot sa tawag sa cellphone habang nagmamaneho. Hindi rin pwede mag-text o magbasa ng text. Kahit pa nakahinto sa stoplight, hindi pa rin pwede. Kung gagamit ang navigational app, mabuting iset na ito bago magmaneho. Huwag niyong hahawakan ang communication device, yung mga cellphone. Huwag niyo ring hahawakan yung mga electronic gadgets like your computers, your laptops, your tablets. Yun ho ang bawal. No holding. So you are allowed to receive calls via Bluetooth as long as hands-free po. Pwede namang magpatong sa dashboard ng sasakyan o magdikit sa windshield basta hanggang 4 inches lang ang itataas nito mula sa dashboard. There are exceptions to ADA. Yung sinasabi ho natin, making emergency calls po. Medical reasons, if you are to report calamities, disasters, or kung meron hong mga aksidente, pwede po. Ilan sa mga driver at motorista ang nakausap namin kanina, alam na daw ang tungkol dito. Bawal tumawag, pagkatapos bawal din mag-text habang nagmamaneho po. Saan po ilalagay dyan, sir? Saan mo? Dito. Usually kasi dito ako nakakuan. Dito lang, sa ibabaw. Within regulation. Babala ng LTFRB, huwag baliwalain ang regulasyon para hindi mapatawan ng penalty. First violation is 5,000, second violation is 10,000, third violation is 15,000 and suspension of your driver's license for 3 months, fourth violation is 20,000 and revocation of your driver's license. Matatandaan nagkaroon ng kalituhan nung unang ipatupad ang regulasyon dahil ipinagbawal din ang mga bagay na nakapatong sa dashboard o nakasabit sa windshield na maaring makaharang sa paningin ng driver. Hindi ito kasama sa revised IRR, pero posibleng magpalabas ang LTFRB ng regulasyon kaugnay dito para sa mga public utility vehicles bago matapos ang taon. Sandra Aguinaldo, GMA News.